natin ang sabi ni Oswald Chambers, the golden rule for understanding spiritual matters is not the intellect, but is obedience. Ulitin natin ang sabi ni Oswald Chambers, ang maganda mamatayan upang maintindihan ang panukala at mga spiritual na bagay ng Ama ay hindi tungkol sa talino o interpret ng Biblia, hindi sa dami ng verses na alam mo, hindi sa galing ng theology ang nag-aaral ka, kumindi sa pagsunod ng kalooban ng Ama. Si Saulo na isang madaling na halik na disqualified, bakit? Hindi naging masunurin sa kalooban ng Ama. Tanong, babalik tayo, ano ang mga pamantayan upang malaman natin kundi ang kalooban ng Panginoon based sa atin? Nais ko kong dalhin sa susunod na linggo ang mahabang paliwanag tungkol sa ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Pero ito, marami lang maikiling pamantayan. Balik tayo, ang pinakamagandang pamantayan ng kalooban ng Diyos sa atin. Number one, the basic natin kailangan. Relationship. Sabihin po ninyo, relationship. Ano man ang kalooban ng Diyos sa atin, ano man ang hahanapin ninyo, pinakamagandang pamantayan, hindi ito nakapaglalayo sa inyo, sa Diyos. Ano ba ang bang desisyon na maghihinder, magtatanggal, maghihiwalay, magpapalamig, o mag-aalis sa iyo sa iyong panghawakan sa Diyos o relasyon mo sa Diyos? Bakit? Kasi ang number one na pamantayan sa ayon sa ating pagbubulay sa Biblia ay ang iyong relasyon sa iyong Diyos. Ano ba ang magpuputol, maghihiwalay ay hindi magiging magandang dahilan upang sundin ang anumang desisyon. By the way, ito yung sinasabi ko palagi. Ano man ang desisyon na gagawin mo ninyo, marami sa inyo may problema eh. Lahat tayo, nakakadanas ng problema. Natural yun. Kaya lamang din minsan, huwag kayong magdidesisyon agad kapag kayo ay galit. Kapag kayo ay frustrated. Huwag kayo magdidesisyon kapag kayo insecure. Bakit? Kapag kayo ay emotionally affected, most likely ang inyong desisyon pala. Amen? Bago kayo magdesisyon, patulog kayo. Kayo ay manalangin. Humingi ng counsel sa mga kapatiran. Ano bang kritikal na desisyon para sa iyong pamilya, sa sarili mo, mag-aabot ka, aalis ka, meron kang sasakutin, magpapakasal ka, magtakanan ka, maghihiwalay kayo ng asawa mo. Ano bang desisyon na naisin mo, huwag ka magdidesisyon habang galit na galit ka, habang inggit na inggit ka, habang ikaw ay frustrated, habang yung tao sa buo ay iyong sinasaksak sa iyong naisipan, dahil hindi maganda ang iyong pag-iisip. Ulitin ko yung kwento ni nanay at tatay. Si nanay po ay patay na. Naalala ko, malakas. Kailangan talaga ko yung darin ipagawa ka. Medyo sumasabit at umabalik. Ang nanay ko at tatay ko, doon sa hindi nakakaalam, i-chichisis ko yung buhay ng tatay ko at nanay ko. Doon sa nakakaalam na, ano ko, sino dito yung alam na yung kwento ng nanay at tatay ko nung sila, nanay kwento ko dati pagkasa kamay. Konti lang to sa inyo. Hindi nyo alam, kwento ko na yung ilang meses yun. Doon sa hindi nakakaalam na sa kamay, para ganahan ng kwento, marami pa rin, marami pa yung chismos sa pala. Ganito po ang kwento. Kung maalala ninyo, naikwento ko na ito dati, minsan umaga, dumating ang nanay ko. Naalala natin na magandang bagay tungkol sa nanay ko kasi ito ay maganda rin maalala para at least makapagbigay ng lesson. Tapos nga sabi ko, pag ako ang mag-resign, kung ano man bago maalala ko sa akin, sana may lesson. Kasi mahirap ang kwentuhan ako na walang lesson. May matututunan. Kaya kami ang hali, meron kayong uulamin at uulamin ninyo sa panghalian, sana may lesson. May matututunan. Ang nanay ko, dumating, sabi sa akin, anak, may tatanda ba? Anak, pwede ba dito ako matulog muna? Dito ako mag-speak sa inyo? Sabi ko, bakit? Di ba, nandudod kayo ni tatay? Tapos sabi niya, eh, kasi gusto ko dito. Dito
tayo ay 71 years old. At tatay ko po nyo tayo ay 67 years old. Mag-iiwalay. Ngayon, bilang anak, hindi ko alam kung ako ay magagalit, matutuwa, ay o tatawa. Parang gusto kong tumawa, imitigil ko. Kasi imagine yung edad na yun. Kinausap ko. Sabi ko, may problema. May problema na, simple lang naman. Hindi lang nagkaintindihan. Ngayon, tinawagan ko tatay ko. Sabi ko, tayo pwede pumunta ka rito. O sige, sabi ko tatay ko, susunduin ko nanay mo. Sabi niya, huwag mo malabalis ka nanay mo, susunduin ko siya. Imagine, magsusunduan pa. So tama naman yun, ano? Kasi mas mabuti na ang lalaki sa mundo. Ano? Sinundo. Sa madaling salita, nagkaayos, nagkabutihan ulit, at nagkaroon ng plano ulit. Kasama nga doon sa plano na sila yung magbabakasyon ulit sa Iloilo for one week at nagbakasyon nga sila at nalikot. At during that time, nagbakasyon sila. Alam nyo na ilang dekada hindi nakaka-uwi yung nanay ko sa Iloilo. Alam nyo, hindi namin alam during that time. Kaya pala sila, nagplano, nagkaroon ng pag-uwi. Nagkaroon ng second honeymoon, papuntang Iloilo. Kasi 6 months after that, namatay ang nanay ko. At yung pagkakataon na ibang desisyon. Ano ba ang as crazy as senior citizens mag-iiwan tayo? As crazy as mag-desisyon ka na mga ganong bagay. Ano ang naisin ng Panginoon? Mabuo ang relasyon mo sa Kanya? Mabuo at hindi masira ang relasyon mo sa pamamahal mo sa buhay? Sa asawa mo? Sa iyong mga anak? Ano ma ang desisyon o pagsunod na makakasira sa iyong kapatid, sa iyong anak, sa iyong mahal, sa buhay, sa iyong asawa, ay hindi kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay mabuo ang relasyon ko sa Kanya. In the process, mabuo naman ang relasyon ko sa lahat ang network ng mahal ko sa Kanya. More than ang pag-abroad, more than ang pera, kikitain ko, iiwan ang mga anak ng maliliit. Sabi ko sa kanya, alam kong hindi ka looban na ikaw ay mag-abroad.